What's up mga Gen Z? Kumusta kayong lahat dyan? Handa na ba kayong matuto ng Araling Panlipunan 8? Ako nga pala si Sir Enrique, o Sir E for short. Samahan niyo ako at maglalakbay tayo upang tuktasin ang exciting, surprising, at hindi boring na kasaysayan ng mundo. O, handa na ba kayo? Ihanda na ang module mo at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan muna natin ang mga natutunan mo sa nakaraang episode tungkol sa ang panahon ng bato. Sasagutan natin ang gawain sa module mo na may pamagat na Kunin Mo Ako. Magbabanggit ako ng mga pahayag at pagkatapos, tutukuyin mo lang kung saang yugto ng pag-unlad ng kultura ito na bibilang. Bibigyan kita ng 3 segundo at pagkatapos, piliin ang tamang yugto. Okay? Ready ka na ba? Unang pahayag. Sa panahong ito, natuklasan ang paggamit ng apoy. Kung ang pinili mo ay panahong Paleolitiko, tumpak ang sagot mo. Ikalawang pahayag. Sa panahong ito, nakagawa ng salamin ang mga sinaunang tao. Kung ang sagot mo ay panahong Neolitiko, tama ang sagot mo. Ikatlong pahayag. Sa panahong ito, nagsimula ang sistematikong pagtatanim. Kung ang pinili mo ay panahong Neolitiko, tama ang sagot mo. Ika-apat na pahayag. Sa panahong ito, nagpipinta na ang mga sinaunang tao sa kanilang katawan. Kung ang sagot mo ay panahong Paleolitiko, bravo dahil tama ka. Ikalimang pahayag. Sa panahong ito, pinakinis ang bato. Kung ang pinili mo ay panahong Mesolitiko o panahong Neolitiko, tama ang sagot mo. Ika-anim na pahayag. Sa panahong ito, natutunan ng mga sinaunang tao ang pag-aalaga ng mga hayop. Kung ang sagot mo ay panahong Mesolitiko, magaling dahil tama ka. Huling pahayag. Sa panahong ito, nakagawa na ang mga sinaunang tao ng microlith. Kung ang pinili mo ay panahong Mesolitiko pa rin, tama ang sagot mo. Ang galing talaga ng mga kabataang Gen Z! Sigurado akong marami kang natutunan sa Episode 7. Kaya for sure, ready ka na sa ikalawang paksa ng module na ito. Ngayon, para mas mapalalim pa natin ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga gawaing prehistoriko, sagutan naman natin ngayon ang gawain sa module mo na may pamagat na kahalaganap. Magbabanggit ako ng mga senaryo sa kasalukuyan at pagkatapos, tutukuyin mo lang kung saan gawaing prehistoriko ito may kaugnayan. Number 1, sa paggamit ba ng apoy? Number 2, sa pagsasaka ba? Number 3, sa pagtatayo ba ng permanenteng tirahan? Number 4, sa pag-aalaga ba ng hayop? O number 5, sa paggamit ng kasangkapang metal? Bibigyan kita ng 3 segundo at pagkatapos, piliin ang tamang yugto. Okay? Ready ka na ba? Unang pahayag. Mataas ang demand ngayon sa mga tanim na prutas at gulay dahil pampalakas ng resistensya laban sa COVID-19. Kaya salamat sa mga magsasaka dahil sumasapat ang pagkain natin ngayong panahon ng pandemya. Alin sa mga sumusunod na gawaing prehistoriko ito na uugnay? Kung nilagay mo ito sa number 2, tama ang sagot mo. Ikalawang pahayag. Kumpleto ang ating mga palengke at talipapa ng karne at isda bilang mga pagkaing source ng protina at taba. Kaya salamat sa ating mga poultry at livestock owners na nag-aalaga ng mga hayop. Saan gawaing prehistoriko kaya ito na uugnay?
Kung pinili mo ang number 4, tumpak ang sagot mo. Ikatlong pahayag. Dahil sa maraming murang pabahay ngayon, hindi na mahihirapan ang mga nangangarap na pamilya kung saan sila sisilong ng ligtas. Kaya salamat sa mga mababait na kumpanya ng housing developers dahil mas madali, mas mura at mas ligtas na ang mga tirahan ngayon. Sa aling gawaing prehistoriko kaya ito maiuugnay? Kung pinili mo ang number 3, mahusay dahil tama ka. Ikaapat na pahayag. Hilig ngayon ng mga Pilipino ang masarap na samgyupsal na ikaw mismo ang magluluto pero hindi siyam-syam manghihintayin. Kaya salamat sa init na dulot nito dahil nasisiguro na luto at ligtas kainin ang mga pagkain. Anong gawaing prehistoriko kaya ito na uugnay? Wala nang iba kundi sa number 1. Huling pahayag. Naging posible ang mga sasakyan. Matibay ang mga tulay. Mayroon tayong mga gadgets dahil sa gawaing ito. Kaya salamat sa tibay na hatid ng mga kasangkapang ito at komportable ang pamumuhay natin ngayon. Sa anong gawaing prehistoriko kaya ito na uugnay? Wala nang iba kundi sa number 5 sa paggamit ng kasangkapang metal. May kinalaman ang huling pahayag na yan sa ating paksa ngayong araw tungkol sa Panahon ng Metal. Ang paksang iyan ay napapaloob sa kasanayang nasusuri ang yugto ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko o MELC3. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC3. Number 1, nasusuri ang timeline ng yugto ng pagunlad ng kultura sa panahon ng metal. Number 2, natutukoy ang katangian ng bawat yugto ng panahon ng metal. Number 3, naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga gawaing prehistoriko sa kasalukuyang panahon. Simulan na natin ang talakayan. Buksan ang iyong mga mata at obserbahan ang kapaligiran. Sa loob ng iyong bag, sa loob ng bahay, sa loob ng school, sa loob ng mall at kahit sa kalsada. Hindi mo man palaging binibigyan ng pansin, pero sigurado akong nakakita ka na ng metal. Metal na tulad ng bato ay may mahaba at mayamang kasaysayan. Ang paggamit ng metal ang isa sa mga pinakadakilang natuklasan sa kasaysayan. Hindi tulad ng bato, pwedeng imolde ang metal sa iba't ibang hugis at pwedeng patalimin. At halos lahat na yata ng mga bagay ngayon ay may materyales na metal. Mga gadgets mo, mga sasakyan sa labas, mga gamit pang kusina ng nanay mo, mga tools ng tatay mo, at mga appliances sa bahay nyo. Kaya naman tulad ng bato na tinalakay natin sa nakaraang episode, napakahalaga rin ng metal sa pag-unlad ng mga sinaunang tao. Dahil lalong nalinang ang kanilang utak, talino at kakayahan nang sinimulan nilang pagandahin at paghusayin ang mga metal para gawing mga kasangkapan. Tinatawag ang kabanata na ito sa kasaysayan bilang Panahon ng Metal, ang magbibigay daan sa pagkakabuo ng mga imperyo sa mundo at higit na nakatulong sa pag-unlad ng kabiyasnan. At para tayo ay may gabay sa mga tatalakayin natin for this episode, narito ang timeline ng Panahon ng Metal na 4000 before Common Era at nagaganap pa rin hanggang sa kasalukuyan. Nahati sa tatlong yugto ang Panahon ng Metal. Una, ang Panahon ng Tanso o Copper Age na tinatansyang naganap 4000 before Common Era hanggang 2000 before Common Era. Ikalawang yugto naman ang Panahon ng Bronze o Bronze Age na tinatansyang naganap noong 2000 before Common Era hanggang 1500 before Common Era. At ikatlong yugto ang Panahon ng Bakal o Iron Age na tinatansyang naganap noong 1500 before Common Era hanggang sa kasalukuyan. Unahin natin ang Panahon ng Tanso o Copper Age.
Ang unang mga kasangkapang metal ay gawa muna sa copper, isang malambot na metal na madaling hanapin. Noong 4000 before common era, natutunan ng mga sinaunang tao sa kanlurang Asia kung paano mag-extract ng copper mula sa mga copper-rich rocks sa pamamagitan ng pagpapainit nito sa apoy o tinatawag ding smelting. Binubuhos nila ang natunaw na copper sa mga molde para makagawa ng mga kasangkapan. Dahil sa magagandang nangyari sa pamumuhay ng mga tao sa panahon ng bato, nagtuloy-tuloy pa ang pagunlad ng buhay kaya sa panahon ng tanso, wala pa rin tigil ang paggamit ng tao sa mga kagamitang gawa sa bato, habang pinaghusay pa ang paglikha ng mga kasangkapang gawa sa tanso. Sa Europe, nag-umpisa naman ang paggamit ng mga kasangkapang yari sa tanso o copper noong 2000 before common era at 1500 before common era naman sa Egypt. Next naman ay ang panahon ng bronze o bronze age. Naging talamak ang paggamit ng bronze sa kanlurang Asia at gitnang Europe. Para makalikha ng lampas pa sa inaasahang matibay na gamit, pinagahalo ang tanso o copper at maliit na amount ng lata o tin, kaya nabuo ang mas matibay na metal, ang bronze, na sobrang pinakinabangan ng mga sinaunang tao. Maraming nalikhang kasangkapan at sandata sa panahong ito gaya ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. At ang pinakamahalagang katangian ng panahong ito ay nang matuto ang mga sinaunang tao na makipagpalitan ng produkto sa karatig ng mga lugar. Tumungo na tayo sa huling yugto, ang panahon ng bakal o Iron Age. Ito ang pinakamahalagang panahon sa pagkakabuo ng mga imperyo. Dahil sa pagkakatuklas ng bakal, nakagawa ang mga sinaunang tao ng mga sandata na ginamit nila para makasakop ng ibang imperyo. Isang grupo ng tao na nakatira sa kanlurang Asia na tinatawag bilang Hittite ang pinaniniwalaang nakadiskubre ng paggamit ng bakal. Bagamat ang bakal o iron ang pinaka-common na metal, matinding init ang kailangan para ma-extract ito mula sa bato. Kaya sa halip na ibuhos ito sa molde, pinapalambot ito at pinupukpok ng martilyo para maihugis. Marunong na ang mga Hittite na magpalambot at magpanday ng bakal na mahabang panahon nilang itinago at isinikreto. Pero hindi nagtagal, kumalat rin naman sa iba pang lugar ang paggamit ng bakal mula kanlurang Asia hanggang sa Europe. At simula noon, hindi lang ginamit ang bakal sa mga kasangkapan sa bahay, kung hindi pati na rin bilang kagamitan para makapatay, makapanakot at makasakop ng mga bansa. Dahil kalat na ang mga kasangkapang bakal sa Europe at mabibili na kahit saan, tumaas ang bilang ng mga digmaan. Sa Africa naman, ginamit ng mga Nok people ng Nigeria ang bakal para makagawa ng mga sibat, kutsilyo at mga bracelets. Nakatulong rin ang mga kasangkapang bakal sa pagtatanim sa malaking bahagi ng Africa. Sa China naman, natuklasan ang paggawa ng bakal gamit ang blast furnace, isang parang bilugang pugon na pinapatakbo ng sunod-sunod na buga ng napakainit na hangin. Ang nalusaw na bakal ay binubuhos sa mga molde para makagawa ng cast iron. Habang buhay na natin gagamitin ang metal, dapat tayong magpasalamat sa mga sinaunang tao na hindi tumigil para pagandahin ang pamumuhay noong sinaunang panahon. Kaya naman ngayon, komportable ang pamumuhay nating lahat. Hindi lang mga kagamitang pambahay o pangsandata ang gamit ng metal. Marami tayong pakinabang dito na makikita sa transportasyon, medisina at teknolohiya na sa pagdaan pa ng panahon ay siguradong uunlad pa. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutunan sa paksang tinalakay natin. May inihanda akong mga katanungan. Bibigyan kita ng 5 segundo para piliin ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang katanungan. Anong katangian ang ipinakita ng mga Hittite sa paglihim nila sa mga prosesong may kaugnayan sa paggawa ng kasangkapang bakal? A. Disiplinado, B. Mapagtimpi, C. Maramot,
o letter D, matalino. Kung letrang C ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ikalawang katanungan. Ang panahon ng metal ay nahahati sa tatlong yugto. Alin sa mga sumusunod ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga yugto? A. Panahon ng bakal, bronse, at tanso. Letter B. Panahon ng bronse, tanso, at bakal. Letter C. Panahon ng tanso, bakal, at bronse. O letter D. Panahon ng tanso, bronse, at bakal. Kung letrang D ang sagot mo, magaling. Tama ka. Ikatlong katanungan. Ano ang maihinuha kapag ang tao ay may kaalaman na sa pagtutunaw at may kasanayan na sa pagpapanday ng mga bakal? A. Tataas ang supply ng pagkain. Letter B. Uunlad ang pakikipagtalastasan. Letter C. Higit na magiging makapangyarihan ang tao sa lipunan. O letter D. Sila ay makagagawa ng iba't ibang kasangkapang yari sa bakal. Kung letrang D ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ikaapat na katanungan. Alin sa mga sumusunod na panahon ang maituturing na higit na nakatulong sa pag-unlad ng kabihasnan? A. Mesolitiko, B. Metal, C. Neolitiko, o letter D. Paleolitiko. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ang sagot mo. Huling katanungan. Alin sa mga sumusunod na metal ang mas malambot, madaling hanapin at madaling ihugis? A. Copper, B. Bronze, C. Iron, o letter D. Wala sa nabanggit. Kung letrang A ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka. Naka-perfect 5 points ka ba? Wow, ang galing naman talaga! Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutunan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na mahalaga ang papel na ginampanan ng heograpiya o ng kapaligiran sa pag-unlad ng ating mga ninuno. Maraming paghihirap na pinagdaanan ang mga sinaunang taong ito para manatiling buhay sa panahong kay hirap isipin kung paano paharapin ang bukas. Kaya para hindi masayang ang kanilang mga kontribusyon na pinakikinabangan pa natin hanggang ngayon, palaging harapin ang araw na may pagpupursigi, pagtsatsaga at pagtitiwala sa sarili. Tayo ang higit na makakatulong sa ating mga sarili, lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na po ang paksa tungkol sa impluwensya ng heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng mga sinaunang sibilisasyon na nasa module number 4. Hanggang sa muli, see you all sa next episode ng Sir E sa DepEd TV. Ako po ulit si Sir Enrique na nagsasabing, makinig para matuto, magbasa para makabisado, at manood para maging edukado. Paalam!